Dolores na po kami, Madre. Patno ba ka ng Diyos, Dolores? Nakakala ka po't inampung ka na may isang Andoy. Ako po'y hindi mayaman, Madre. Ngunit, panangako namin sa inyo magkapatid na ituturing namin si Dolores na parang tunay na anak. Hindi kayo magsisisi, Maestro. Napakabait at matalino ang batang yan. Magpapaalam na po kami, Madre. Magpapakabait ka sana, ha? Opo, Madre. Mano po, Madre. Mano po. Paalam na po pag sa inyo. Maestro, nalaman na po ba yung bahay kaya sisira ng mga kontesa? Oo. Dati ko nang kakilala mag-asawang yan, na umampun sa iyong kapatid. Bakit? Eh, bago tayong umulat sa probinsya eh. Maaari po bang madalaw ko si Maria Corazon? Mare, isang oras pa rin man tayo maghihintay na truck na patungo sa amin. Tayo na, sumawag tayo ng taxi. Bahay nila, talagang mayaman sila, no? Oo, Dolores. Mayaman at kapwa mabait. Mapalad din naman ay iyong kapatid at mga kortesa na kampong sa kanya. Samantalang ikaw ay isang guru lamang ng piano na palaos pa. Maestro, kayo naman talagang nais kong maging ame. Dahil hindi ba tuturuan niyo akong tumugtog at umawit? Hindi po ba? Oo, Dolores. Yan lang ang tanging ipamamanak sa iyo. Tayo na. Pare, andyan ba si Doña Pag? Andyan po sa loob. Ibig kong makausap. Ay, magtuloy na ako yun. Andyan sa salas. Magandang araw po. Maestro, napasyal kayo. Eh, dahil dito sa bata kasama ko. Magandang araw po. Tuloy kayo. Tuloy, Maestro. Mupo kayo. Salamat. Ano may paglilingkod ko sa inyo, Maestro? Nalalaman ko. Nakikilala niyo ang batang ito, si Dolores. Ako po umampo sa kanya. Ngunit, bago po sana kami muwi, nais po lamang niya magpaalam sa kanyang kapatid. Pinakala kong maintindihan ninyo ang aking sasabihin, Maestro. Nang ampunin namin si Maria Corazon, ay sinapiusap namin sa Madre Superiora na kung maaari sana, gawa niya ng paraan, huwag nang magkitang muli ang makapatid. Si Maria Corazon ay bata pa. At umaasa kami hindi magluluwag, ay makakalimutan niya ang kanyang naging buhay sa ampunan. At kami kikilalanin niya ang tunay ng mga magulang. Ipapaalam po namin na nauwi. Hindi kita pinakakaitan, Dolores. Ngunit, kung papayagan kong pakikita ninyo ngayon, ay magiging malungkot na naman siya. Hahanap-hanapin ka na naman. Matatagal minik na muli ang kanyang kalooban. Nagmamakaawa po sa inyo. Ibig ko lang po makita ng aming kapatid. Noong unang araw, na siya aming ampunin, ay lagi siyang umiiyak. Lagi kang hinahanap at palagi na lamang malungkot. Ngunit pagkalipas ng mga 3 buwan, ay unti-unti na siyang sumigla at ngayon ay masaya na. Kaya kung papayagan kong pakikita ninyo ngayon, ay magiging napakasakit pareho sa inyo inyong paghihiwalay na muli. Naunawaan mo ba ako, Dolores? Hindi po nga, Ari. Hindi ko na po makita ang aking kapatid. Doña Patita, hindi po ba niyo magagawa ng paraan na makita man lamang ni Dolores ang kanyang kapatid? Kahit patago man lamang. Pagkatapos ay ako na kong bahala. Dolores, nangangako ka ba na kung ipakita ko sa iyo yung kapatid eh hindi mo siya kakausapin? Hindi mo siya tatawagin? Hindi na po. Nangangako na po ako.
Makita ko po namin siya. Sino kayo, maestro? Mga dahan-dahan, baka kumada pa. Di, Mama. Eh, kay Don Chotilo. Di, Papa. Yan, yan ang mabait na bata. Doña Basita, maaari po bang malapitan ko sandali ang aking kapatid? Hindi mo sandali po lamang. Nangako ka sa akin, Dolores. Dolores, masama sa bata ang hindi tumutupad sa kanilang pangako. Magbabalik tayo. At sa pagbabalik natin, maaari ng palapitan sa inyo, Doña Basita, ang iyong kapatid. Hindi ho ba, Doña Basita? Ah, oo. Pagbabalik ninyo, pakakausap ko na siya sa iyo. Totoo po, Doña Pasita. Pagbabalik namin muli, makakausap ko ng aking kapatid. Oo, Isa. Tayo na. Manguli tayo sa biyahe. Paalam na po kami, Doña Pasita. Adios, Maestro. Hindi na po kayo, Doña Pasita. Adios, Iha. Saka alam mo, ang dami-dami kong laruan. Saka mga dami. Ah, hindi lamang yan. Lahat ng maibigan mo, ibibigay nila sa iyo. Isa nga. Oo. Ay nananaginip at pinapangarap ang iyong pag-ibig. Tatang? Si Basilio ho. Ang lahat ng pero baka may pamagkakaralan sa'yo kung hindi si Basilio. Be, patuloy mo. So, magbibihit mo muna ako. Dali-dali mo lang. Pagkita, nakita, pagkita ko'y nalulungkot sa bawat gawain, ako'y laging nagdadabo. Pag-asa at katwina ng pusong titibok-tibok. Kung iyong lilimutin, tuluyan ang maglalagon. Kung ako'y matulog, ay nananaginip at pinapangarap ang iyong pag-ibig. Di mo patapusin ang lahat ng hapis nang hindi ikaw na lang ang lagi kong sinasambit-sambit. Magandang gabi, Dolores. Magandang gabi naman. Tuloy ka. Tatang, si Basilio. Magandang gabi po, Mistro. Magandang gabi naman. Baka naman natutulog ka na eh. Nagambala pa kita. Bakit ako matutulog? Hindi ba't inabutan mo akong tumutugtog ng piano kanina? Siya nga pala, no? Dulo. Kung kaharap kita eh. Nakakalimutan ko lang. Huwag lang bang paghihama kalimutan mo eh. Baka mamatay ka pa dito. Magiging matamis sa akin ang kamatay. Kung sa panan mo,
Malalagutan ako ng hindi. Basilio, kay ganda-ganda ng panahon ay pinalulungkot mo. Lagi magiging malungkot sa akin ang buhay. Hanggat hindi mo sinasagot. Ang aking dinadangin sa iyo. Mahal kitang tulad sa isang matalik na kaibigan. Mula pa nung ating kamustisan, manatili na lamang sana tayong ganyan. Ang isang matalik na kaibigan ay maaaring ibigin din pagdating na araw. Kaya kung ipahin tulad mo rin, mayaan mong lagi kong buhay ng aking pag-asa. Hindi mo kinakailangang humingi ng pahintulot. Yan ay karapatan mo. Salamat, Lolo. Papaalam na ako. Hanggang sa muli. Maestro, papaalam na po ako. Maglabayan ka ng Diyos, Amado. Dolo, magandang gabi. Tatang, napuyat kayo ah. Hindi naman. Natulog na kayo. Aba, Delor, nakikilala mo ba itong nasa larawan na ito? Maria Corazon Cortesa, nag-iisang anak ng mayamang pag-asawahang Don Chocolo at Doña Pasita de Cortesa. Dumating buhat sa ibang bansa, ipakikilala sa lipunan dahilan sa pagsapit ng kanyang 18 gulang. Ang piging na idaraw sa tahanan ng mga Cortesa, ang aking kapatid. Kay ganda-ganda niya ngayon. Magandang-maganda siya. Sinasabi ko na dapat makikilala mo siya. Maaari po bang makalimutan? Tatang, natatanda ko pa po nung huli tayong magpunta sa bahay ng mga Cortesa. Nilindang ninyo ako ni Doña Pasita at ang sabi ninyo sa akin, sa muli nating pagbabalik, ay maaari ko nang makita at makausap ang aking kapatid. Ngunit yan ay hindi na nangyari. Ginawa namin yun. Ni Doña Pasita, sa kabutihan ninyo magkapatid, wala ka naman dapat na ipagsisi. Sapagkat si Maria Corazon ay nasa mabuting kalagayan. At ako naman po na nasa ganun din kalagayan. Happy birthday, Cora. Thank you. Itong munting alala ko sa'yo. Salamat din. Kumusta kayo, Doña Lucia? Maligayang kaarawan sa'yo, Ina. Salamat, sir. O, tanggapin mo ang munti kong alaala sa'yo, ha? Salamat, sir. Opo ba? Akala ko hindi na kayo darating, eh. Mari bang hindi? Alam mo, Cora, habang ikaw ay inihintay namin, ay napag-usapan namin ang iyong papa at mama ang tungkol sa naging buhay ninyo sa ibang bansa. At napag-alaman ko tuloy na ikaw pala'y napakahusay umawit. Ah, hindi naman. Kasi nga naman, iha. Umawit ka naman at nang madinig namin ang yung tuni. Pagbigyan mo sila, anak. Pakilala mo nga, Chocolo. Sige na. Mga minamahal kong panahon, ititigil muna natin sandali ang sayawan upang marinig naman ninyo ang tinig ng anak ko si Maria Corazon. Palakpakan natin siyang muli. Alam ba ninyo yung nagpapasalamat? Karawan ko ngayon sa lahat ng narito, nagpapasalamat ang aking puso sa inyo. Mayroon pa kayang kihigit sa kagalakan kong ito, di ganda ng bawat mapagmasdan ko. Ang dalangin ko sa buhay ay lumawig ang araw ng maraming pagdiriwang tulad ng ating kasayahan. Ang puso ko ay kahit bigla, kahit malihim na lusan. Dahil ngayon narito, yaong tunay kong sila. Ang nais ng kahit sino, sana ay mangyaring tunay.
ang birthday gift na nanay ko'y puso sana ng aking mahal. Sa karawan ko ngayon sa lahat ng naririto, nagpapasalamat ang aking puso sa inyo. Meron pa kayang hihigit sa kagalakan kong ito, di ganda ng bawat mapagmasdan ko. O, paano yan? Tawagan ka na si Dr. Mercado, ha? Ayaw ko kay Dr. Mercado. O, eh, sino ang gusto mo? Eh, yun ang doktor na hiyang sa atin. Siya nga naman, hiha. Eh, sino ba talaga ang gusto mo? Si Bella lang. O, eh, ano bang numero? Huwag na ito. Pag pumasok ako sa opisina, marami kang gagawin doon eh. Alam na mga hiha. Eh, paano? Kung ganyang may sakit ka? Ay, hindi ba alam na po pa uwian nyo na lang ako. Ay, uwi. Marami na nga si Ben. Eh, hindi ko na alam kung anong numero. Ano ba numero? Huwag na nga kayo, Papa. Pumasok na kayo sa opisina. Mama na lang. Naku, eh, Mami, umakat ka na nga at ako natatawa. Pagbigyan mo na nga itong kape niyo itong anak mo. Oo, siya. Baka kung ano man ang mangyari, eh, tawagin mo ako ang isang sina. Oo, ako ka nga. Eh, ano ba ang numero nun? Yung direktory ba natin? Ito na ron? 68952. Hello? Doña Lucia? Si Pasita ito. Paparituhin nyo nga agad si Ben. Madali lamang. Oh. May sakit si Cora eh. Hindi siya makahinga. Oo. Oo. Ngayon din, Pasita. Papupuntahin ko dyan. Adios. Ben, magpunta ka ngayon din kilo Corazon. At may sakit siya. Patutungo ako ngayon mama sa ospital at wala akong panahon sa mga kapritsyosa. Ano kapritsyosa ang pinagsasabi mo? Si Pasita ang tumawag sa akin. Hindi daw makahinga si Cora. Baka raw may sakit sa puso. Mamang puntahan mo na. Bueno, mama. Alang-alang sa inyo, pupuntahan ko si Cora. Ngunit, ibig ba ninyo lumaban sa akin ang puntahan? Napatunayan ko sa inyo sa inagsasakit-sakitan lang. 100 piso ang ipupusta ko sa'yo, maginong doktor. Bueno, mama. Ihanda niyo 100 piso, ha? At ngayon din ay pupunta ako. Bye-bye. Ben, malimit mo akong hamunin ang pustahan. Ngunit, hindi ka pa nanalo sa akin kahit minsan. Ngayon ko kayo tatalunin. Itong kauna-unahang pagkakataon na lalakipan ko pa ng dalangin at talunin mo lamang ako. Mukhang may ibig na naman kayo sabihin, ha? Oo, sapagkat kung si Maria Corazon ay nagsasakit-sakitan lamang, eh nangangahulugan, ibig kanyang makita, at... Bueno, lalakad na ako ngayon at kung ano man ang kainat na ng ating pustahan, ay malalaman na lamang ninyo mamaya pagkagaling ko sa ospital. Na, bueno, bye-bye mga. Bye-bye! Sa handang 100 piso ko! Ewan ko ba kung ano nangyari sa batang ito eh. Marahil napagod sa kaso sila. Ewan ko nga ba. Concentration na. Kung paano ba nangyari sa'yo? Ang dibdib ko masakit. Nahihirapan ako humina. May sakit nga siya sa puso. Kinakailangan kumuha kayo ng bulsa dielo. Oo, kukuha ako. Oo, sandali lang. Cora, lalagyan kita ng emisyon, ha? Ikaw nang bahala, Ben. Yung bagay na gagamitin mo sa akin? Oo. Ang laki naman! At ipinagpapaon ako sa iyo, ito'y masakit na masakit. Ngunit ito ang kinakailangan mo. Hindi na masakit. Hindi, maaari. Kinakailangan ito. Hindi! Talagang talaga, otan mo. Hindi na masakit. Ah, marahil na isipan ka pa kinakailangan maitali ka, ha? Hindi talaga talaga. Ay, hindi na masakit. Hindi talaga. Hindi, wala na akong sakit. Talaga naman, hindi na masakit eh. Parang masakit lang eh.
kina naman dito, dito. May hinangan, doktor. Kung hindi ko sana nalalaman ng aking pasyente, lamang. Bakit mo naisipan niya? Kawawa naman ang iyong mama. Sa pag-aalala sa'yo kanina, ay nakangiyak na. So, paano? Wala kang panahon sa mga walang karamdaman. Kaya upang tayo makapag-usap at magkita naman, naisipan ko magsakit-sakitan. Masama ka? Masama. Sapagkat inabala mo ang pagdalaw ko sa talagang mga may sakit. Ben. May nausea ka na ba? Wala pa. Meron ka naman pasintahan? Wala pa rin. Meron ka naman napupisuan? Wala pa rin. Yan lamang ang ibig kong malaman. When will I see you again? Maaaring mami ang gabi, maaaring bukas. Mari sa makalawa. Ayoko nga lang ganyan. Ang ibig ko siya pinu sa akin. Kailan? Ben? Tumawag ang ospital. Kailangan ka na raw. Dito ako marahil tinuro ng mama. O siya alis na ako, Cora. At sana'y huwag ka na muling sumpungin ang sakit mo sa puso. At kung hindi eh... Alam ko na. Enig siya naman ang mga. Tama. Paalam na po, Doña Pasita. Salamat, Iyo. Naku, mama. Alam niyo ba kung ano aking natuklasan sa akin pagsasakit-sakitan? O ano? Wala pang kasintahan si Ben. O ano ang mahalaga sa bagay na yan? Mahalagang mahalaga, mama. Pagkat gagawin kong lahat ng aking makakaya upang ang aking pangalan ay mapalitan ng Kinang Maria Corazon ni Rasel. Payag ba kayong maging manugan si Ben, ma? Ang kaligayahan mo ang nahangat ko, anak. Magandang gabi, mama. O, magandang gabi naman, hijo. Ay, sandaan piso ko. Money down. O, kanina pa nakahanda yan. Uh-huh. Mukhang matagal na ito kataguan at amoy naptalina pa. Dangang kasi ngayon ko lamang kayo tinalo eh. Alam mo, matagal kaming nag-usap ni Pasita sa telepono. At alam mo ba ang sabi niya, napapansin daw niya nang magmula ka na kayo magkakilala ni Cora, eh ayaw na siyang tumanggap ng ibang panauhin. Ay, nako, kaya pala isang oras na ako tumatawag sa telepono, eh, busy ng busy. Hindi malayong kami dalawa ni Cora ang pinag-uusapan ninyo. O, ano naman ang maatitintas mo kay Cora? Mabait, maganda, at naging isang tagapagmana. Ay, at ano din naman ang maipipintas nila sa inyong anak? Isang doktor. Naging isang tagapagmana at hindi naman kapangitan lalaki, maski tignan niyo yung profile na yan. Oy, oy, alam mo ba ang pinta sa'yo? Tumatanda ka na ng binata. Hindi mo ba nalalaman ako'y sabig ng magkaroon ng apo? Ay, nako, lumulungkot ang salitan. Tayo na kumain, mama, at ako'y nakaramdam na ng buto. Oh, sige na nga. Ah, sige nga pala, meron kang telegrama dyan. O yan, basahin mo na at lalabas mo na ako sandali, ha? Oo, oh, mama. Halika na, Ivo. Nakahanda ng pagkain. Saan ba galing yan? At kay Dr. Laiko. Ang sinasabing meron daw lumalagarap ng sakit sa kanilang probinsya eh. Kinakailangan nila ang tulong ko. O, anong gagawin mo? Eh, bukas na bukas eh, paruroon ako. Ben, hindi kaya kailangang magpaalam ka muna kay Cora? Alang-alang sa ating minamahal, mama. Pagkakain, pagkakain natin, tatalaw ko ngayon. Kung kaya sa unang pagkakataon na parito ako upang makapagpaalam mo sa iyo. Marami naman manggagamot na hindi naglilingkod sa ospital na maaari mong papuntahin sa kanya. Eh, bakit ikaw pa magtutungo ron? Malaki ang utang na loob ko kay Dr. Laiko. Siya ay aking naging profesor at siya pa rin ang gumawa ng paraan upang ako'y makapaglingkuran sa ospital sa Baltimore. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ako naman ang makaganti. Kailan ka babalik? Hindi ko masabi. Susulatan mo ko? Mangyari pa sa oras na ako'y magkaroon ng pagkakataon. Ayoko nga ng ganyan. Ang ibig ko, tiyakin mo sa akin. Susulatan kita. Promise? It's a promise. I'll miss you, Ben. O siya, maagang alis ko bukas. Papaalam na ako, ha? Ihapit ang sa iyong call. Para na inyong awa, papasukin na ninyo ako. Ba, hindi ko maaari. Para na ninyong awa, papasukin na ninyo ako. At nandiyan ang tatang ko eh. Tagal eh. Bawal ang damang dito. Papasukin na ninyo ako para aamin.
Papasukin ano ba nangyayari? Ay, siya po eh. Nagpupuminit na pumasok. Iwanan mo na kami. Miss, hindi ba ninyo nakikita yan? Hindi ba kayo marunong bumasa? Ano akala ninyo? Hindi ako nag-aral? Kung gayon maliwanag na naintindihan mo ang sinasabi niyang no visitors allowed, kaya ka namin ayaw papasukin, eh baka ikay mahawa, eh makadagdag ka pa sa mga pasyenteng aming alagaan. Huwag niyo intindihin ang pagkakasakit ko sapagkat hindi naman ako magpapaalaga sa inyo, ah. Dito sa inyong nayon ay may kumakalat na sakit na pinipilit namin huwag lumaganap at masugpo sa lalong madaling panahon. Kaya't kung ikaw magpipilit ay... Talaga magpupumilit ako hanggat nandiyan ang tatang ko, hindi ako magtitigil. Papasukin ninyo ako, papasukin. Bitiwan ninyo ako, bitiwan ninyo ako, bitiwan ninyo ako. Hindi, maaari! Hindi mo! Ibig kong malaman mo na mga mesa kit sa na yan ay may matataas na magnan. Anak! Ang Dr. Lanzo, tulungan ninyo ako, nais ko namang madalaw ang tatang ko. Hindi namin pababayan ang tatang mo, Dolor. Sandali-sandali po lamang. Maari ba, Ben? Alam niyo, Doktor, dalawa na sa ating mga katulungan na hawa, bukod sa mga dumadalaw sa ating pasyente, kung kaya pinaghihigpitan ko ang mga pumapasok. Narinig mo ang sinabi ni Dr. Celis, Dolor. Mabuti pa, Ihay. Umuwi ka na. Kami na ang bahala sa tatang mo. Uuwi na po ako, Doktor. Ngunit kayo na po ang bahala sa tatang. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa kanya. Maraming po salamat. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ben, sa pagdamay mo sa amin. Naniniwala akong mapagtutulong-tulong ang ating masugpo sa lalong madaling panahon ng epidemyang lumalaganap na ito. Huwag na pagod ka na. Pahinga ka na. Kayo na po magpahingat ako na ang bahala dito. Eh, maalala ko, Doktor. Sino ba ang ama ng babaeng malis niya? Yun ba? Kilala siya ng lahat sa tawag na Maestro Andoy. Ngunit ang tunay niyang pangalan ay Alejandro Vergara. Isang maestro sa piano. Napakabait na tao. Saan pala? Kumusta ba yung matandang yun ngayon? Wala akong natatandaan sa pangalang Alejandro Vergara. Ayan nyo, titignan ko. Siya, umuwi na kayo. At ako na ang bahala. Oo nga eh. Pagod na pagod na ako eh. Yan mo, baka magbalik ako mami at ikaw naman makapagpahinga, no? Saan ka na? Humihingi ako sa iyo ng paumanhin. Dahil lang sa hindi kita nasulatan agad. Ngayon nasugpo na namin ang epidemya. Ay ikaw ang unang-unang kong pinabalitaan. Hindi na magtatagal at makikita na tayong muli. Eh, tumalaga sa lahat, Mama. Ikaw ang una-una kong pinabalitaan. Hindi na magtatagal at makikita tayong muli. Ang hindi lumilimot. Ben. Kung hindi niya ako mahal, eh, hindi niya ako susulatan ng ganito. Hindi raw siya nakakalimot. Eh, di lalo na ako. Tayo lagi nagtatapatan, Mama. Papa, kaya ipinagtatapat ko sa inyo ngayon na ako na ang pinakamaligayang babae sa daigdig na ito. Kapag nagpahayag sa akin ang pag-ibig si Ben. Kung ang pag-ibig lamang ng isang tao ay mabibili ng salapi, di sana'y ginawa ko ng maluwat ito upang malubos ko lamang ang iyong kaligayahan. Nalalaman ko yung Papa. Ngunit sa pagkakataon ito, hindi natin kakailanganin ang salapi sapagkat nalalaman kong iniibig din ako ni Ben. Naku, tatang, mamamatay na ho ako talaga sa dalamhati kung hindi pa kayo gumaling. At alam ba ninyong kamunti ko pa nakagalit yung doktor na gumamot sa inyo? Yun ho bang nanggaling sa Maynila? Ano ang pangalan yon? Si Dr. Racelis. Si Dr. Racelis nga. Napakabait sa akin yung doktor na yun. Utang ko sa kanya aking buhay. Kaya, Dolor, dalan mo siya ng mga iklo, gatas na sariwat, mga bungang kahoy. Nahihiyang ho ako, tatang. Abay, lalo na makahiyahiya yung magsawalang sibo na lamang tayo. Parang hindi tayo marunong kumilala ng utang na loob. Eh, talaga mong nahihiya ako makipagkita sa kanila. Dolor, susuwayin mo ba yung tatang? Tatang, meron na ho ba kayong inyuto sa akin na sinuway ko? Bukas ko na ho sila dadalhan, ho? Ikaw ang bahala. Magandang araw po. Bago mo, tuloy ka. Tuloy, saan po ka? Eh, nandito po ba si Dr. Aceles? Aba, ikaalis na, ma. Kasama si Dr. Leto na nagtungo sa ospital. Suntik mo na nga sila inabutan, eh. Kumusta ang tatang mo?
Magaling na po. Wala nga po siyang maiganti. Kaya kahit na ito ay pinakidala upang mairigalo. Napakaganda na doktor daw po yan. Napakabait pa. Talaga, ang ganyang manggagamot ay kailangan ng ating Nayon Dolor. Kaya kung mayroon lamang mapagkakalibangan dito si Ben, ay maaari na namin siyang himuking huwag ng umalis. Ano pong mapagkakalibangan? Halimbawa, kung makatatagpo siya ng isang babaeng makatatawag ng kanyang pansin, maiibig o magiging kasintahan. Ang ibig ba ninyo sabihin eh? Binata pa si Dr. Aceli? Binata. Nag-iisa siya kasama ng kanyang mama. At siya lamang ang tagapagmana. Mrs. Laiko, hindi ho kaya ang mabuti eh handugan natin ang piging si Doktor. Bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong dito sa atin. At sa ganyan ho paraan ay makikilala pa niya lahat ang kadalagahan dito sa atin ngayon. Yan ang tamang dapat natin gawin. Ikaw na ang bahalang mag-anyaya at sabihin mo kay Maestong Andoy na maghanda siya ng magandang palatuntunan na kabibilangan ng mga binata at dalaga dito sa atin. Kailan po bang balik ng doktor sa Maynila? Sa Sabado. Lunes lamang ngayon, mayroon pa tayong ilang araw na dapat ipaghanda. Ituloy natin ang piging sa Biyernes. Opo. Aalis na po ako upang masabi ko agad sa tatang. Oo. Masipamustura kayo. Isuot niyo na ang pinakamagaganda ninyong damit. Opo. Kayo na po ang bahalang mag-share ito kay Dr. Aceli. Oo, Iha. Ako na ang bahala niyan. Isa, tutuloy na po ako. Adios, Iha. Ibig ba niyo makita? Huwag na eskwela, hindi yung magtatagal. Darating na siya doon. Nag-insayo lamang sila mag-amain eh. Mata! Magandang araw po, Mestro. Ay, meron akong magandang balita para sa iyo. Alam mo yung si Dr. Celis? Ay, napakabait pa lang doktor nun. Sumama pa sa inday sa likod doon. At alam mo yung nilikha pong aliw. Ah, oh, maganda yun. Awitin nyo lang dalawa ni Dr. Celis. Silang dalawa, nitulong. At alam niyo siya, Mata? Darating pa na lahat ang mga artista ng MGM. At ang katotari pa sila sa likod doon. Siya nga ba? Oo. Ako rin yung gusto kong makita. Maiha, ito nga pa itong damit mo. Dinala niya. Isusuot mo ata sa likod nito. Aba, yung ganda pala. Naku, ang ganda! Ang ngiti mata mo.
ng nakangiti. Lahat ng kasayahang ito ay inihahandog natin sa isang taong buong pusong tumulong sa ating nayon nang di nagagat ng anumang pabuya. Ang isang taong marunong magkawang gawa na katulad ni Dr. Benjamin Roselis ay kapurihan ng ating bayan at dapat ipagbunyi. Palakpakan si Dr. Roselis! Pabayaan mo ng pagsawain ko ang aking paningin sa iyong kagandahan. At baka sakaling kahit na konti magkaroon ako ng kaginawa. Ano ibig mo sabihin, Basilio? Alam mo, Dolores, hindi ako makatulog. Lagi ako nalulungkot kung hindi kita nakikita. Hindi ako makain. Kaya kung aking naririto, binubusog ko na lamang ang aking paningin upang... Si Dr. Roselis? Ang ayos ko at basang-basa pa ako ng tawid. Kasi hindi naman niya sinabing ganito sa kaaga darating eh. Hindi, miski naman anong ayos niya, talagang maganda ka eh. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw naman, Doktor. Napasyal kayo ah. Oo nga, dahil sa meron na nga ako sa aking sasamahan daw ako sa aking pumamasyal ngayon at ipakikita raw magagandang book dito sa inyong nayon. Eh, hindi naman niya sinabing ganito kayo kaaga darating. Mabuti eh, ako na sumama kay Doktor. Salamat, Basilio. Si Dolores na nga ako sa aking kahapon. Magbibigay ko muna ako sandali. Umanik muna kayo. Tatang! Tatang! Anong dalo? Eh, nandito ko si Doktor. Magandang araw, Mestra. Aba, tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy kayo, Doktor! Saan ba tayo unang pupunta? Tanggat daw. Tatang, kayo nang paalata kami. Tuloy, Doktor, tuloy. Ang sakana yan at ang manggaan sa dakuron ay pinangangasiwaan lahat ni Basilio. Yung pambinatan binatan mo sa bahay kanina. Malawak na lupay niya. Aba, napakaganda palang tanawin dito sa Angkatdam. Nabanggit na sa akin si Basilio. Hindi kaya nagalit sa akin ang binatang yan nang ako'y dumating sa oras pa naman na tila may mahalagang bagay na ipagtatapat siya sa iyo? Wala siyang dapat ikagalit. Sapagkat lahat kami dito ay naghahangad na makapaglingkod sa'yo ng kahit kaunti dahil lang sa kagandahan ng iyong kalooban at... Ang ginawa ko'y tungkulin ang kahit na sinong mga kagamot. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang totoo, Dolores, hindi ko mapag-ukulan ng ganong pansin ang magagandang tanawin na ipinamamalas mo sa'kin. Pagkat hindi ko makalimutan ang anyo ni Basilio nang tayo umalis, tila nagdarandam. Hindi kaya magindahan ang inyong hinanakita ng pagmamagandang loob na ginagawa mong ito sa'kin? Napakabait at napakamaunawain ni Basilio. May hanggaan ang kabaitan ng isang kasintahan. Maaari siyang manibugo kung... Bakit siya maninibugo? At sino may sabi sa yung kasintahan ko siya? Nanatag ang aking kalooban sa ating pamamasyal. Ngayong malaman kung si Basilio pala hindi mo kasintahan. Marami ka pa hindi nakikita, Doktor. Ben ang pangalan ko. Hahaha.
mawala man sa langit ang kislap ng bituin, ang ganda mo ay liwanag at hanglaw ko sa dilim. Kung lumubog man ang araw ay di ko papansin, wag lang ikaw para luman ang siyang magkain ng ningning ay. Buksan mo ang bintana at ikaw ay manungaw. Tingin mo ang harap na niya rin pusong tapat kung magmahal. Ang pangarap ko giliw ay maging akin lamang ang pagsinta at pangako mong tunay magpakailanman. Harana niya rin pusong tapat kung magmahal. Ang pagsinta at pangako mong tunay magpakailanman. Siya nga pala. Meron akong pakikita sa'yo. Ano yun? Huwag mo kukunin. Hindi. Hindi mo kukunin. Kilala niya? Eh, ako yan ah! Tawag ka naman yan. Ipinakita ko kay Mrs. Laiko at hiningi ko sa kanya. Eh, alin mo naman ngayon yan. Upang maging alaala ka sa akin pag-uwi. Pag-uwi? Bakit? Uuwi ka na ba? Akala ko mga dalawa o tatlong araw lamang ako mababalang dito. Yung pala'y nakakadalawang linggo na ako, hindi ko pa namamalayan. At kung hindi pa ako sinulatan ng mama, ay, hindi ko na marahil maisipan ang umuwi pa sa Manila. Paalis ka na ba? Oo. Aalis na ako bukas, Dolor. Pagkat kailangan naman ako sa ospital na aking naglilingkuran. Ngunit bago ko lumisan, ay nais kong ipagtapat sa iyo kung anong hiniling ko sa inyo, mahal na patron. Anong hiniling mo, Ben? Hiniling kong maging karapat-dapat sana ako sa babae pagtatapatan ko na aking pag-ibig. At kung ako'y kanyang tatanggapin, ay pinangako kong hindi ko lilisanin ang layo nito at sa harap ng kanyang damba na kami pagtatalihin. Maging karapat-dapat kaya ako sa kanyang pagdatang? Bakit hindi? Kung wagas ang iyong pag-ibig ka? Kung hindi wagas ang aking pag-ibig, ay hindi ko na sana hiniling ang tulong na inyong mahalas ang tuninyo. Ikaw ang babae niya, Dolor. Nais kong malaman na iyong kasama ka. Upang pagbabalik ko ng Manila, at may hatid ko sa mama magandang balita, iniibig ako ng babaeng katangit-tangit, mahal sa akin. Sabay tayo na nalangin din. At kapabingkis sa atin ang mahal na pato na ating hinilin. Mahal ko. Maestro! Alamin nyo, ako'y inabot ng labis na pakauhaw. Eh, nung paglabas ko, nadinig ko yung pinag-uusapan. Eh, nagpapasalamat po ako ng labis kong gayon pagkat hindi ko na po kakailanganin ang magpaliwanag sa inyo tungkol sa pag-iibigan namin ni Dolor. Eh, kung kayo po papayag, nais kong makasal na kami ni Dolor sa lalong madaling panahon. Ipagsasama ko po ang aking mama. Kung ano inyong pinagkasunduan. Sa ngayon ako, ang inahangat ko lamang iyo, kaligayahan ni Dolor. Paliligayahin ko po siya, Maestro. Ipinangangako ko. Magpapalam na po ako upang maaga akong makalis bukas.
At isusulat ko po sa inyo kung kailan kami darating na mama. Ikaw ang bahala. Mano po. Dala. Ano masasabi niyo, mama? Pagmasdan ninyo mabuti. Maganda siya, no? Hindi basta-basta kukuha ang anak ninyo na hindi maganda. Maganda. Maamo ang mukha at mukhang mabait. Tama lahat ang sinabi niyo, mama. Ang kapintasan lamang niya ay ang kanyang karalitaan. Kailanman ay hindi ako naghangat na magkaasawa ka ng mayaman. Tayo naman ay nakapalat na maiwanan na yung ama ng kayamanan na siya'y mamatay. Ang hinahangat ko'y isang babaeng makapagpapaligaya sa'yo. Si Dolor lamang, mama, makapagpapaligaya sa'kin. Eh, kailan mo naman sinabi tayo papang sa kanila? Eh, kung maaari mo sana, eh, bukas na eh. Bukas? Naku, hindi maaari iyo. Maramay kong asikaso rin sa ating negosyo. Hindi ba maaaring... Bigyan mo ako ng tatlong araw. O, hindi ka ba makapag-aantay ng mga tatlong araw? Maaari ho, bakit hindi? Ngunit ang tatlong araw sa akin ay katumbas ng tatlong buwan, mama. Eh... Bueno, Lunes ngayon. Lunes, Martes, Miyerkules. Eh kung gayon, isusulat ko sa kanya sa Webis na tayo darating. Oo! Eh, Igo, maligo ka na kung mukhang pagod na pagod kayo. Oo. Eh, Ben! Hindi kaya lalong mabuting makipagkita ka kay Corazon at ibalita mo naman ang tungkol sa'yo ni Dolores. Siya nga, mama. Tatawagan ko siya ngayon sa telepono at ibabalita ko sa kanya ang aking pagdating. At pupunta ako siya ngayon at pagbabalik ko sa anak maliligo. Mabuti yun. Arretrato. Oh, hello? Don Chovilo, magandang araw po sa inyo. Ano ba? Kumusta ka ba? Mari ba makausap si Cora? Sandali lang, ha? Cora? Papa? Telephone. Sino yan, Papa? Ulan. Ang Papa naman sabihin mo na sa akin. Ulan. Oo, ulan. Paul? Ngayon, sino yan? Si Ben. Si Ben? Ba't hindi niyo agad sinabi sa akin? Oh, ang Papa naman, naupo pa rin. Ako upo rin, Papa. Umalis na kayo rin. Hello, Ben? Kailan ka pa dumating? Ngayon lamang. At kung hindi sana makakagambala sa'yo, nais ko sana magpasyal dyan. At meron akong mahalagang-mahalagang bagay na ipagtatapat sa'yo. Mahalagang bagay na ipagtatapat? Be sorry, Ben. Baka mamatay ako sa pananabi. Madali ka, ha? Bye. Mama? Mama? Bakit? Ako, Mama. Dumating na si Ben. Siya nga? Oo, at alam niyo, ako agad ang nais niya makita at may mahalagang bagay rin siya ang pagtatapat sa akin. Ay, alam ko na kung ano ipagtatapat niya. Uh-huh. At ang isasagot ko ay, oo. Huwag ka magpaano sa pangula, eh, ha? Baka ka mabigo. Hindi ako maaaring mabigo, Mama. Si Ben ay pinakaiibig ko. At mangyari nang mangyayari, hindi maaaring hindi siya mapasa. Ako ang kanyang ibig-ibigin. Oh, eh, hindi ka na ba magpapalitan kami? Sige na, magbihis ka na. Baka dumating na yon. Papa? Huh? Doon na nga kayo magbasa sa kwarto nyo. Ba, dito nang dati nagbabasa araw-araw. Sige na naman, Papa. May bisita niya, kaya ganyan yan. Ah, ganun, ha? Ah, bueno, hindi yung sinabi ito dahil. Hello, Cora. Hello, Ben. Hindi na pa kita hinihintay. Hindi ka mo ako. Kumusta ka? Mabuti naman. Eh, lakad mo.
Sa awa ng Giselle, nasupuri namin ang lumalaganap ng sakit doon. May ibabalita mo sa akin? Uy, natatanda mo ba ang pangako ko sa'yo? Na kapag ako nakatagpo ng babaeng aking iniibig, ikaw ang unang-unang pagtatapatan ko. Oo. Iniibig na ako, Cora. Magandang balita yan. Kanina. Sa isang babae. Natural, maaari ka ba namang umibig sa isang lalaki? Ngunit, sino siya? Siya isang probinsyana. Isang probinsyana? Oo. Siya ay napakaganda at napakabait. Dolores Vergara ang kanyang pangalan. Patutungo na kami ng mamaroon sa Webes upang pag-usapan ang pagsal. Nais kong may daos na ang aming pag-iisang bibig sa lalang madaling panahon. Maaari bang makuha kitang pangunahing abay na pantangan? Kung ako'y buhay pa. Ano yun? Hindi ko narinig. Panghiga ko'y hindi kita maaaring tanggihan. Congratulations. Salamat. Pasyang magpapaalam na ako. Pagod na pagod ako sa biyay. Ikaw ang bahala. Katulad mo ay madaling makakita ng lalaking iibig sa'yo at mag-aasit sa tamana. Si Ben ang aking iibig. At hanggang hindi sila nakakasalay, hindi ako nawawala ng pag-asa. Yan ang binabala kong gawin. Malalapan din ito. Iwanan lang ko. Huwag niyo akong alalahanin. Putang na loob. Iwanan niyo na ako. Ito ang tanda na ating pag-iibigan. Darating ka. Kami ng mama sa huwede upang mapag-usapan na ang tungkol sa ating pag-iibigan. Pinakas. Wala na ho, tatang. O, meron pa. Ano ba yung isa? Wala na ho talaga. Wala na ho talaga. Yung pinaka... Ano-ano? Kailan ang dating ka mo? O, Webe, so. Webe. Hindi sa makalawa. Hotel pa ang ginagawa niyo. Bakit hindi kayo mag-ayos-ayos? Eh, hindi kayo dyan. Kabit na yan. Hindi kayo na-hindi ka. Sige na. Tumati ka, kabit na nga. Naku, kung kapag utos ng tao ito, ikaw ang nalilito, eh si Dora nga akyatin ang ligaw. Sige na, magtrabaho na kayo. At ako na bahala sa pagkain. Halika na nga, Dolores. Hindi na naman titigil yan tatang mong yan hanggang hindi tayo kumikilo. Sige na, utos naman. Patilyo! Maestro, magandang hapon ko. Tambal lang kanin yun niya. Ay, alam mo eh, meron akong darating na bisita ngayon galing sa Maynila. Ito man si Dr. Celis. Eh, kasama yung kanyang ina, si Mama Manhig. Eh, si Pano sa Maynila, yung kinakailang maghanda ako, miski umalamang. Mango talaga. Ah, tungkol sa bagay na yun, huwag kayo mag-alala. Ako na magdadala. Eh, maraming salamat. Gusto ka ninyong magdala ako ng ibon? Oh, wag na. Maraming salamat sa'yo. Ako'y lalakad na. Ariklado na lahat. Nakakuha ko ng talaba, alimango, at saka maray ko nakuha. At maalala ko, nakita ko nga pala ito si Basilio. Eh, sabi sa akin, ipahuhuli pa rin siya ng ibot. Kako, wag na. Kawawa naman yung bata ng ilo. Okay. Berlin nito ah. May kasamang babae. Baka sila na yun. Ay, mata. Bis ka. Pag-bis ka na, huwag kang tatangatangan. Ano ba ang bahala
Magandang araw po. Magandang araw po naman. Dito po ba nakatira si Dolores Vergara? Dito nga po. Sino po ba naman ang humahanap? Hindi po ako. Teka po muna, tatawagin ko ang amo. Baka naman ako mapalang pulbos dyan. Hindi iya. Kami tama lang. Tuloy kayo. Mupo kayo. Parating naman si Dolores. Nandiyan ako sila dyan. Sige, dali, dali, labas at namin sila mainit. Nahihiya ho ako eh. Ubat ka ba naman nahihiya? Dali. Lakad na. Umalya, Corazon. Kapatid ko. Kapatid ko, sinasabi ko na nga ba't darating ang araw na magkikita rin tayo. Ikaw, kapatid ko, hindi mo na nga ako matatandaan sapagkat magpipitong taong ka lamang lang tayo magkahiwalay. Ngunit, nakarito pa ako ang sadya mo, hindi ba? Maupo ka ko na. Marahil na uuho ka, no? Ano nga ito mo umiinom? Kaya mo ba ng buka? Hindi, huwag na. Kumusta ka, Kuala? Hindi ko maitasagot sa'yong mabuti, pagka... Kuala! Cora, hindi ka maligaya. May nangyayari sa'yo. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Kung paano ko ipagtatapat sa'yong... Magtapat ka sa'kin, Cora. Hindi mo ako paparituhan na hindi mo inaakalang ako'y makatutulong sa'yo, hindi ba? Huwag kang mangi. Magtapat ka sa'kin. Ako'y nakahandang tumulong sa'yo. Magtatapat ako sa'yo. Hindi maaatin na aking kalawabang paglalangan ka. Naparito ko ang hanap ay si Dolores Vergara ang katipan ni Dr. Benjamin Reseles. Hindi ko akalain ang aking darat na naiyak aking kapatid na siya ko pa namang hihinga ng tulong. Anong tulong? 12 taong tayo nagkahiwalay. Dapat sana yung maging kapanapanambikat ng sambisang muli natin pagtatagpong ito. Kung hindi lamang dahil na sa... Paano, Cora? Sa pag-ibig. Ikaw at ako'y umiibig sa isang lalaki, Dolores. Si Benjamin Reseles ang aking buhay. Kaya, kung siya'y aalisin mo sa akin ay, para mo na rin akong pinatay. Ang akala ko pa naman ngayon kayo makita na ay malulubot na aking kaligayahan. Katulad mo rin, Cora, si Ben ay pinakaiibig ko. At karuktong din ang aking buhay. Ipagparaya mo na siya sa akin. Para mo ng awa. Iniibig ka ba niya? Nung hindi ka pa niya nakikilala, natitiya kong ako lamang babae ka niya sa natang. Kaya kung mawawala ka sa kanyang buhay ay magbabalik niya sa akin. Hinihingi ko sa'yo ang kanyang pag-ibig. Ipagkakalaw ko naman sa'yo ang isang bagay na wala ka. Bibigyan kita ng salapin. Hamuin kita sa kahirapan. Mahari ka na magbibig sa buong daigdig. Sagutin mo ako, Cora. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko at ikaw ang hinahandugan ko ng salapi, pipiliin mo ba ang kayamanan kaysa lalaking iyong iniibig? Hindi. Pagkat nasabi ko na nga sa'yo na ang ating buhay, kung ikaw ay naging ibang tao, sa anumang kaparaanan ay ipilito ko nga pa sa akin si Ben. Hindi. Ikaw ay aking kapatid. May karapatan ka rin gamit kaya. Kung ikaw ay naging iba sa akin, ay kanina pa natapos ang aking palitahan. Subalit ikaw ay aking kapatid at naging tungkulin ko magmula pa ng tayo na sa ampunan ay laging magparaya sa'yo. Bukod sa iyan ay naipangako ko sa aking unang namatay, ay napakamahal ka pa sa akin. Hindi ko mapapayagang ako pa ang kumitig sa iyong buhay. Sa makatwig ay tatulungan mo ako. Thank you.
Ramiro. Magkakasakit ka niyan. Pinahihirapan mo lamang ang iyong sarili. Bakit hindi ka makipagkita sa kanya at makipaglinawan? Hindi ko na kinakailangan kausapin siya at hinga ng paliwanag. Ito't kalapit ng kanyang sulat ang sinsing na pinagkaloob ko sa kanya bilang tanda ng aming sumpaan. Hindi lamang yan. Ito, mama, at pakinggan ninyo ang nilalaman ng sulat. Ben, hindi ko na maipagpapatuloy ang ginagawa kong pagbabalat kayo. Pagkat wala akong mukhang may pakikiharap sa iyong ina. Hindi kita iniibig, Ben. Nagkunwari lamang ako upang mapagbigyan ko ang sinasabi ni Aling Clara na asawa ni Dr. Laiko na kailangan magkaroon ka ng mapagkakalibangan o maibig upang mamalagi ka na rito sa aming nayon. Kadali mong maniwala, Ivo. Sulat lamang. Isa kang may mataas na pinag-aralan. Bakit mo tinadaan sa paglalasing ang iyong kabiguan? Samantalang hindi mo pa nakakausap ng harapan ng... Pakinggan ninyo ito, mama. Ibinabalik ko ang sinsing mo at naniniwala akong madali mo akong makakalimutan. Maaari mo akong alipustain. Ikapit mo na sa akin ang pinakamasamang pangungusap na nababagay sa panlilin lang na nagawa ko sa iyo. Ngunit huwag mo na sanang tangkain pang makipagkita sa akin pagkat iiwasan kita at pagtataguan. Patawarin mo ako, Dolores Vergara. Kung ganon, sundin mo ang sinasabi ng liham. Ipakilala mo sa kanya, ikaw ay isang Roselis na hindi maring paktawanan ng sinuman. Ipakilala mo sa kanyang hindi lamang siyang babae sa daigdig. Ang hirap mo ba? Pilitin ko man ang aking sarili. Eh hindi ko siya makatkat sa aking isipan. Sa kabila ng kanyang panlilinlang sa akin, eh siya pa rin ang pinakaiibig ko. Ang makapagpapahilom sa sugat ng iyong puso ay babae. Si Maria Corazon, ang doktor na gagamot ng iyong karamdaman. Maria Corazon? Maria Corazon? May katuwiran kayo, mama. Nabigo ako sa isang babae, kinakailangan paligayahin ko naman ang isa. Pagkat natitiyak ko rin naman na ako'y minamahal ni Cora. O siya, tigilan mo na sana yung kainom. Ito na lamang, mama. Ito na lamang. Oh. Ako'y nasawi sa unang babaeng napagtapatan ko ng aking pag-ibig. Nalinlang ako ng amo ng kanyang mukha. Iniligaw ako ng aking paniniwalang matatakpuan ko sa probinsya ng yun ang isang kalinisan. Ang katapatan. Ang kawagasan ng isang pagmamahal na likas sa isang babaeng Pilipino. Ako'y hindi naglala. Ni bahagya man eh hindi ako nakahalatang ako'y pinaamo lang. Pinaglalaruan. Karamihan ugali ng isang babaeng Pilipina. Ang magbabol at daanin sa pagsubok ang kawagasan ng pag-ibig na lalaking kanyang napiling kakasamahin sa buhay. Kung meron man akong kinasusuklaman sa isang babae, walang iba kung hindi ang paglaruan at biruin ang pag-ibig. Ang ipinarito ko, Cora, ay mahalaga para sa ating hinaharap. Sa ating hinaharap? Oo. Naipagtapat ko na sa iyo tungkol sa aming dalawa ni Dolores. Ako kaya iyong biguin kung... Kung ano, Ben? Kung sa iyo ko ipagamit ang sinsing na ito bilang tanda ng ating pagmamahal. Kung naging sukal man sa iyong kalooban ng aking nasan, patawarin mo ako. Ipalagay mo na lamang na parang wala ka narinig. Hindi ko magagawa yun, Ben. Ang iyong sinabi, malaon ko ng pangarap na marinig buhat sa iyong mga labi. Okay. Iniibig mo rin ako, hindi ba? Dapat mo nang nahalatayan nung pamang ako'y nagsakit sa kita. Kaya't ngayon, mahihinuha mo na ang malapit kong pagdaramdam. Na ipagtapat mo sa akin meron ka na ibang minamahal. Nasugatan mo ang aking puso. Papawi ang pagdaramdam na yan. Pagagalingin ko ang sugat na iyong puso. Ben.
Mapayag ka ba, honey, kung idaos natin ating kasal sa lalong madaling panahon? Pinaubaya ko sa iyong pagtatakda ng araw. Sa loob ng 3 buwan. Kahit na bukas kong ibig mo. Kung gayon, bukas na bukas ay ipalalathala ko sa lahat ng pahayagan ng ating larawan. Ibig kong malaman ang buong daigdig ang ating pagtitipanan. Ikaw masasama. Inala ko nga po ang pahayagan niya. Una, upang ipakita sa inyo ang balita tungkol kay Dr. Aceves. At ang pangalawa ay... Tatang! Tatang! Magandang umaga, Dolor. Magandang umaga naman sa'yo. Eh, mukha yata ang maga kayo nabili. Hinanghari na nga kami eh. Amin na nga, Dolor, na makapagluto na tayo. Kanina ka pa ba sa'yo? Hindi naman. Kararating ko lang at nagpuntahan lang kami ng maestro. Huwag na hunin yung itago niyan, Tatang. Kanina ko pa nabasit sa pamilyan eh. Alam mo, dinala ko ang pahayagan yan. Hindi din nalaman sa balitang yon. Hindi merong higit na mahalaga. Buti pa hiram sa akin. Babasahin ko. Pakinggan niyo, Mel. Timpalak ng kundima. Pinatawagan ang lahat ng mga kompositor sa timpalak ng kundima binuksan ng konserbatory. 1,000 piso ang unang gantimpala. Pagkakalooban ng diploma ang magtatagumpay na kundi man ang taon. Matagal na nilang dapat itinaos ang timpalak na yun. Kinakailangan buhayin muli natin ang ating katutubong tuntun. At nanti ang pinaiiram nila ay ang mga mambo, bugi at kung ano-anong maharot na tugtuging pinahuhumalingan ng mga kapataan. Sumali tayo, Tatang. Yan din sana ang sasabihin ko, Maestro. Mangyari pa. Yan ang walang makakapigil sa akin. Yan ang maluwat ko nang hinihintay. Sasali tayo. Sulit ang ilang gabing sunod-sunod na pagpupiyat ng mag-amang iyan. Basilio, ikaw magpapadala ng kuntimang ito. Oras na matapos ni Dolor ang paglileto. Kayo pong masusunod. Oo. Ngayong tapos na ang kuntimang iyan, maaya tayong kumain at nang sila'y makapagpahinga naman. Dito ka na kumain, Basilio. Maraming salamat, Dolor. Malapit na inyong kasyal. At malapit na rin akong mawala ng anak. Bakit kayo mawawala ng anak? Magiging 2 pangako eh. Bakit? Ayaw ba ninyo akong tanggapin na maging anak?
Ah, oo nga. At kaya naman ako hindi nalulungkot dahil nalalaman kong magiging maligaya kayong dalawa. Naku, itong batang ito. Bakit po siya nyo dyan? Hindi ba sinabi ko sa iyo, masama ang nagsusukat ng damit na pangkasal. Huwag niyong alalahanin niyo, Mama. Lumang salabay kayo na ho yan. Ano nga yun? Bagay ba sa akin? Kahit na ano yung suot mo, magandang maganda ka para sa akin. Meron ako na po pa sila. Para bang may kulang? Ah, ang belo. Napaka-ikiyat. Ah, yun na nga. Ang ibig ko sana, yung para bang nakikita ko sa mga magazine na mahabang-mahaba ang belo at saka apat na bata may hawak. Ayan, narinig mo, Lily. Ang ibig namin kasi pa na yung belong mahabang-mahaba. Hindi palitan po natin. Magandang araw po. Tuloy ka. Ano ba? Ito po sample ng indikasyon. Kumari na daw po, ipagpapatuloy na namin. Sandali lamang, ha? Opo. Cora, Ben, ito inyong indikasyon. Tingnan daw ninyo kung maari na at nang maipagpatuloy na. Nasa palagay kayo, maari na, ano, honey? Eh, kung okay sa'yo, eh, gano'n na rin sa akin. Ipatuloy naman natin. Pwede na raw. Sabihin mo, dalhin lamang, ha? Opo. Diyan na po kayo. Mabihis ka na at may nakatan. Dali lang, ha? Lily, hindi ka na. Magandang araw, Dolor. Aba, basin nyo. Tuloy ka. Ako nang gagawin yung ginagawa mo. Ah, maraming salamat. Matudumihan ka pa, pasulong pasulong ang kapaloran. Ikaw nang bahala magpapasayin ka, hindi ka mapatuloy sa bahay eh. Umalisig sa Marta at nagpunta sa pamilihan. At maaga namang umalis ka pa ang ipangkuli ng registered name sa bayan. Eh, basin nyo. Saan kaya nang galing yun? Registered name? Marahil ko hindi ako nakakamali. Ay galing yun sa pangulo ng timpala. Siya nga, ano? Ang tagal-tagal naman ni Tatang. Kaninang-kanina pa siya umalis, ah. Basilio, manalo kaya tayo? Malaki ang aking paniniwalang mananalo kayo. Ay na, maestro. Tatang! Magandang araw po. Tatang, nakuha po ba ninyo registered name? Saan po ito nanggaling? Sa pangulo po ba ng timpala? Oh, sinasabi ko na't walang ibang panggagalingan kundi dun eh. Tatang, natalo po ba tayo? Basahin mo. Tatang, nanalo po tayo. Bakit po kanina ang lungkot-lungkot ninyo? Ibig ko lamang kayo sigyan ang surpresa ni Basilio. May talo pa tayo. Yan din ho ang aking sinabi sa kanya na talagang kayo ang mananalo. Dolor, magpapagawa ka ng magandang-magandang balintawa. Ayoko ng bestido. Tapagat, hindi man ang aawitin mo. Kailangan pa po bang akong umawit? Di kasi. Tapagat, tagumpay nating dalawa yan. Kailan po, Tatang? Sa Sabado. Kahit may limang araw ka pa upang pagawain yung damit. Eh, siya, maestro. Ako yung papaalam na't nang maihanda ko naman ating masasakyan. Salamat sa'yo, pati. Parang na sa'yo, Dolor. Tatang, mapapaiyak po ako sa dala. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa akin napataw ang karangalan. Ipakilala sa inyo ang kompositor na nagtagumpay sa idinaos na timpalak ng Gundima. Ang kompositor na ito ay kilala ninyong lahat. Marami na rin naman siyang nalikhang tugtugit na napatanggap. Ngunit, matagal-tagal din namang namahinga at hindi narinig ang kanyang pangalan. Subalit ngayon, muli siyang haharap sa atin upang siyang tumugtog sa piano at sumaliw sa binibining magpaparinig sa atin ang Gundimang nagtagumpay. Buong karangalan pinakikilala ko sa inyo, si Professor Alejandro Vergara.
at ang kanyang anak na si Binibining Dolores Vergara. Pasalubungan natin sila ng masaganang palakpakan. Thank you.
tinatawagan kong pumanik lamang sa tanghalan si Binibining Maria Corazon Cortesa na siya mag-aabot ng gantimpala. Si Binibining Maria Corazon Cortesa. Gara. Binabati ko po kayo sa kasayahan ninyong umawi. Salamat po. Binibining Vergara? Maestro? Salamat. Kaya na, darling. Naku, tatang. Nagustuhan po nilang talagang inyong kundiman. At napakaganda naman ang iyong pakaawit. Maestro, nais kayo makausap ng mga kasamahan natin kompositor. Sumama na kayo, tatang, at ako'y magpapalit na ng damit. Sandali lamang kami, Dolor. Tayo na kayo. Mrs. Vergara, hindi ako makaalis hanggat hindi ko nalulubos ang aking pagbati sa iyo. At nais ko ring idagdag mo sa iyong tagumpay ang kahusayan mo sa pagbabalat kayo. At ipagdiwang mo rin ang pangyayaring napagtagumpay mong patayin ang aking pag-ibig. Kasi isipin mo nangyari. Bali ba si Bill sa kakasal sa'yo na hindi ka ilinibig? Kung ako ang kanyang iniibig sa kasalukuyan, eh bakit ang pangalan ni Dolor ang kanyang tinatawag niya siyang malasin? Sapagkat siya ang kanyang kinamumugian. Sa paniwala niya si Dolor ang naming lang. Oh, kung kayo'y kasal na at nasa sa ibang bansa, maayos na lahat. O siya, sunatan mo na mga imbitasyon at nang maagang makarating sa iyong mga kaibigan. Aalis muna ako sandali at inihintay ako na iyong papa sa opisina. Oo, mama. Hello? Yes, darling? Please, honey. Pumarito ka lamang agad. Kailangan ko ang tulong mo pagkat masisira ang ulo ko kapag di kita nakausap agad. Ayaw kong makipag-isang dibdib sa isang sirang ulo. Pupunta na ako ngayon sa ospital at mamayang gabi na kita dadalawin. Hindi ako makatulog kagabi. Sir, pinilit kong kaputin ang nobelang na binalita ko sa'yo. Subalit, akalain ko bang tulang ng pahina at walang katapusan? Darling ko, akala ko na paano ka na. At bakit hindi mo sabihin sa akin ang pangalan ng utor? At pipilitin ko siyang hanapin at dadaling ko siya rito upang imaikwente sa iyo ang buong katapusan. Yun na nga ang hirap, honey. Ngayon pangalan ng sumulat ay wala. Kasi luman-luma na naman ang nobela niya na nakuha ko lang sa kusina. At marahil ay kay Nena. At bakit hindi mo itanong kay Nena? Umuwi sa probinsya at ika nababalik kung malapit na tayong ikasal. Eh, paano ngayon ang ibig mong gawin ko? Seria? Senyorita, pumasok ka na. At ayaw kong magagambala kami ni Doktor. Opo, senyorita. Opo, paano ngayon ang ibig mong gawin ko? Igukwento ko sa'yo. Ibig kong ikaw ang maglagay ng wakas. Titignan ko lamang kung tayo magkakaisa. Sa iniisip ko rin katapusan ng naturang nobela. Ay, naku, naginobelista pa ako na hindi oras. Bueno, ikwento mo at pagtitiyagaan ko. Nagsimula ang kasaysayang isa sa isang bahay ang tunan. Ang gumanap ng pangunahing papel ay dalawang magkapatid na babae. Ang bunso ay nagtataglay ng 7 taong tulang samantalang siyam naman ang panganay. Ang ikinuwento ni Maria Corazon ay buhay nilang magkapatid. At hindi isang kasaysayan na basa lamang.
Ginawa niyang manananggol ang pangunahing papel na lalaki sa halip ng manggagamot at wala siyang ipinagkaila naman. Sa halip na timpalak na kundiman ay ginawa niyang pintor si Mestrong Andoy at ang modelo sa kwadrong magtagumpay ay si Dolor. Hindi ba sa kasarapan ng nobela na puto? Masisisi mo ba ako kung sakaling panabigan kong magiging wakas? Ngayon, Ben, ipinamamanhi ko sa'yo, isipin mong mabuti ang dapat na maging wakas ng nobela nito. Huwag mong kalilimutan ang naging kasalanan lamang ng kapatid na bunso yung umibig sa manananggol na sadya namang una niyang nakilala. Napakaganda ng kasaysayan. Hindi kasalanan na umibig ko, Ra. At hindi ko rin naman sinisisi ang kapatid ng bata ng dahilan lamang sa siya umibig. Kung hindi mo binibigyan kasalanan ng kapatid na bata, edi maaaring pagpatuloy ang kanilang kasal. Sa palagay mo ba'y maaari siyang lumigaya sa piling na manananggol samantalang nalalaman naman niyang hindi magiging kanya, kundi sa pagpapakasakit ng kanyang kapatid na panganay? Sa palagay mo ba'y maaaring malimutan ng manananggol ang una niyang katipan ng ganun lamang? Sagutin mo ako, darling. Ako ba'y malilimutan mo kung sakaling... Hindi, hindi kita maaaring makalimutan sapagkat ikaw ang aking buhay. Ginawa mo ang mga katagang yan sa natungayan mong nobela. At ang sagot naman ng kapatid na panganay ay para na rin karugtong ng kanyang buhay ang manananggol. Sa makatuwid, ay para na rin unti-unting pinapatay ng bulto ang kanyang kapatid na panganay kung sakaling natuloy ang kasal. Anong inaakala mong mabuting katapusan, honey? Marupok ang puso at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ang kapatid ng puso. Nasa kanya na ang kasaganaan, nasa kanya na ang layaw. Samantalang ang kapatid na panganay ay walang kayamanan kung hindi ang pagibig ng manananggol. Nasaan ang puso ng kapatid na puso niya kung sakaling kukunin pa niya ang naturang kayamanan? Ang pagibig na nakakamit sa pamamagitan ng panlilinlang ay hindi kailanman nagbubunga ng kaligayahan. Lilitaw at lilitaw sa dakong huli ang kanyang ginawa. At sa halip na makamit niya ang pag-ibig ng manananggol, ay maaari siyang sumpain at kamuhian. Anong dapat gawin ng kapatid ng bunso? Gawa niya ng paraan upang magkasundo ang tunay na nag-iibigan at nang maituwid ang kanyang pagkakamali. Ano, nasisiya ka ba sa naging ending ng iyong nobelang walang katapusan? Oo, Dan. Ngayon ay maluwag na nasang kalooban. Are you happy? Mari ka nang umuwi. At ipagpapatuloy ko naman sulatan ng mga imbitasyon para sa ating kasal. Well, good night. Ben. Ben. Ito lamang ang nais ko pakasandaan mo. Pinakamamahal kita. Good night. Good night. Dolor, mahal kong kapatid. Ito na lamang ang kahuli-hulihan kong kahilingan sa iyo. Dumalo ka sa aking kasal. Hindi malulubos ang aking kaligayahan. Paakalain ko nagagalit ka sa akin kung hindi kita makikita sa simbahan. Ito ang huling pakiusap ko sa iyo. Huwag mo na sana akong bituin upang malubos ang aking kasiyahan. Kalaki pang dalit na pangunahin kong abay na kasing laki at kasing taas mo. Wala ka nang panahong makapagpagawa pa. Kaya't huwag mong tanggihan ang munting alaala kong ito sa'yo. Isuot mo, hindi na mapapawi ang aking pagdaramdam at hinanakit sa'yo kapag hindi kita nakita sa amo ng aking kapat. Ang huwag kapatid. Tatang, dadalo po ba tayo? Tanungin mo yung sarili. Ang kaya mong dibdibin na masaksihan ang kanilang kasal.
Ito na po ang pinakamasakit na kahilingan niya sa akin. Hindi tayo gumawa ng dahilan. Isorin natin ang damit at huwag na tayong dumalong. Tulubusin ko na po ang pagtulong ko sa kanya. Ito na lamang ang kahuli-hulihan niyang kahilingan sa akin. Ang tagalubod ka to. Naroon si Cora. Pinabiligay sa'yo ni Cora ito. Bakit ito? Saan siya naroon? Ang lahat ng kasagutan ay nandiyan sa loob ng sulat. Magandang gabi po, Doña Pasita. Pinabibigay sa'yo ng iyong kapatid. Bakit po? Saan po siya naroon? Basahin mo ang kanyang sulat at malalaman mo. Ituloy ang kasalan niyo ni Dolores sapagkat ang kwentong pinalagyan ko sa iyo ng katapusan ay buhay naming magkapatid. Ako ang dahilan ng inyong pagkakalayo, kaya ako ay pumasok na sa kumbento upang magsisi. Naway lumikaya kayo. Ko, ikaw ay pinakaisibig ni Ben, hindi ako. Ang may pag-ibig sa inyo ang aking buhay.